Yeah, mag-restart din ako dito para makita ko yung ano mo. Yan na, getting ready na. Here we go. Alright, magandang gabi sa inyong lahat dito sa nanonood sa aking podcast na Cold Brew. Ako po si Rick Olivares at dito sa podcast na to, ang mga bisita natin ay mga taong idolo natin sa larangan ng sports, showbiz at kung ano-ano pa. Yung ating guest ngayong gabi ay matagal ko na siyang napapanood sa mga ginagawa niya sa TV at kung saan-saan. Hanga ko sa taong to because he is into art, he is into music, he is into comedy, a lot. A lot of things that also pique my interest. And this man has the balls to stand up and make his thoughts known. That is why I idolize him in a way. I don't know if that is the proper introduction for this man, but this man probably does not need any introduction. Without further ado, my good friend, Mr. Jun Sabayton. Maganda gabi po, sir. Idol Rick, kaya tinitignan ko yung ano mo, kung lumabas ba. Gusto ko sanang i-share din sa ating mga bayaw no, na sumusubaybay sa atin sa Facebook page. Ayan na, naka-public na. Ayan, naka-public na siya. Naka-public na. So, restart ko lang konti. Refresh lang. Boom! Ayun na. Okay, mga tol. Dalang ah. Sige lang, boss. I-share mo na. Nandito ako. Alam mo, okay. Naka-share na ba? Ayan, ito. Kumagawa ako ng ano. Ayan. Siguro, boss, idol. Sige po. Habang bago tayo magtimula, gusto kong tanungin. Grabe naman yung... Saan ka ba ngayon? Anong trend ka? Nasaan ka? Ito, napapunta na ako sa Betego Belmonte. Parang hindi ko pa nakikita yung tanawin niyan sa Betego Belmonte. Galing ng virtual background mo, Boss Jun. Ganda. Alright. Yeah. Sante lang ah. Sige lang, share na muna. Share ko muna. Watch party siguro, no? Para mas maganda. Okay, edi, share ko muna. Yan. Sige lang. Tapos, share now. Yan. Sige, game. Yan. Okay. I wanna ask you about yung virtual background mo. Parang, obviously, hindi nga Betego Belmonte yan. Mukhang, may mga graffiti pa eh. Sa tingin ko, mukhang Europa yan eh. Europa, no? Sa ano to, bumiyahi ako ng, mula Germany, papuntang Switzerland. Wow. So, hindi makakadalo si Kevin, si Can de la Cruz or paano ba tamang bigkas ang pangalan niya, sorry. Kevin, ang tawag ko Kevin. Come on. Oo, so parang sinuwerte naman na parang walang sigurong pumayag. Baka meron siyang mga iba pang mga kinakalabit na parang baka pwede kang mag-proxy sa akin, no? Ipapalabas yung Balanggiga Howlin, ano, no? Oh, yung ginawa niya. Yung ginawa niya. Tapos, hindi naman talaga ako yung parang main actor doon. Ako yung isang parang nag-cameo lang. O, sa madaling salita, nag-extra lamang, no? Na parang dumaan lang. Tapos ako yung pinipinadala doon. So, takanta kayo yung mga aliman. Saan ka doon? Sa'yo, hindi dumaan lang ako. Ako yung pinadala ni Kevin doon, ano? Tapos, dahil nasa Europa na rin, kinuha ko na rin yung... pagkakataon na dalawin yung mga kapatid ng ano ko ng AirPods ko no mga nandoon sila ba yung mga pinsan ko yung mga ibang Sabayton ay hindi mga ganitong itsura eh mga mga puti eh so dinalo ko na rin sila doon. United Colors of Benetton kami no sa side ng AirPods ko no? Kasi nag-migrate kasi sila sa Switzerland no so interesting yung biyahe na yan tapos buti na lang pala Sir Rick, nag-decide ako na ituloy yung biyahe na yan. Kasi two weeks bago ako bumiyahe, na-aksidente ako sa Siargao. Ano nangyari? Bukod kasi sa pagiging parang nasa harap tayo ng camera or gumagawa tayo ng mga palabas, patalastas no sa ano, eh meron din tayong mga advocacy din. So sumama ako sa isang grupo ng mga artist na parang alternative education. So sila, nagtuturo sila ng art. Ako naman, magpapalabas ako ng mga short films. So parang ganyan. So nung araw na yon, nasa malayo kami sa Siargao, no? Kulang kami ng pintura,
kulang ng mga ibang gamit para doon sa workshop, nag-decide kami na pumunta doon sa parang General Luna para andun kasi yung mga bukas na mga hardware, etc. So, yun nga lang, sa sinamang palad, bigla akong na-aksidente. Akala ko, mamamatay na ako. Nako. Oo. So, saan nangyari sa'yo? Ang nangyari doon, parang you're okay. Crossing siya, tapos mayroong isang motor na parang hindi mo alam kung tatawid ba o hindi. Eh, medyo mabilis ako ng konti. Pero kasi may nakalagay naman doon slowdown. So, pa-slowdown na rin. So, hindi ko alam kung ano siya, kung tatawid siya o hindi. Nag-brake ako. Pag-brake ko, umislide ako ng ganyan. Tapos tumila ako. No? Buti na lang, naka-helmet ako. Ako lang yung naka-helmet sa amin. What do you mean, ikaw lang ang naka-helmet? May kasama ka bang na-disgrasya din? Wala namang nakasama na disgrasya. Pero yung kasama ko, sorry, mali yung kwento ko. Yung mga kasama ko naka-motor, hindi sila naka-helmet, ako lang yung naka-helmet. Ay, so nung araw na yun, sinasabi sa akin, huwag ka nga mag-helmet. Mainit. Hindi, sabi ko, hindi. Helmet. So yun na pala yun. So yun, buti na lang, sinunod ko yung instinct ko rin. Tapos, after nun, 2 weeks, may biyahe nga ako sa Germany. So 1 week, inooperahan ako dito. Sabi naman ng doktor, pag dito kasi yung tama yun. Ang masama pa nito, yung ospital doon sa Siargao, parang ano lang, tawag dito si Rick, para lang siyang first aid lang. Clinic? Oo. Hindi, totoo ospital siya, no? Pero parang kulang siya sa kagamitan. Hindi ko nga maintindihan bakit ganun, no? Sa turismo, dapat inuuna yung mga healthcare system, ano? So, totoo yun. Totoo yung mga kwento na mga lumalabas doon sa, totoo yun. So, ang nangyari, pagdating ko sa ospital, sabi, hindi, kailangan dalhin yan doon kasi walang gamit dito, etc., etc. Kailangan yung ibangkain yan. So, nagbangka kami, Sir Dick, mula Siargao papuntang Surigao. 4 oras. Tapos, hindi pala malaking bangka yung, magre-renta ka pa, 10,000 din yun, ha? Tapos, nasa gitna kami ng parang bagyo. So, pang 4 hours. Akala ko, mas mamamatay ako sa bangka kaysa doon sa motor. 4 hours, mga ano-ano kami. Grabe naman to. Tapos kumukulog. Totoo talaga, sir. Parang pelikula talaga. Tapos may kasama akong bata na na-aksidente din. Kasi parang accident prone sa motor yung ano doon eh. Yung Siargao. Kasi nga, mabuhangin eh. No? Yung asfalto, buhangin. O talaga, wala lang talagang traffic. Ano? So, merong isang bata doon na hindi ko nga alam eh. Parang kung buhay pa yung bata eh. Hindi ako yung naka-aksidente ah. Nabangga rin siya ng motor pero ibang insidente. Pero isipin mo yun, bumabaha na tapos gumaganyan-ganyan na yung bangka. Hindi siya umiiyak. So, hindi ko alam kung buhay ba siya na nakaabot doon sa So, kasi naghiwalay na kami eh. Nagkiwalay na kami ng pagdating ng Surigao. I'm curious. Sorry sa kwento. Hindi. Pero curious ako din sa yung naranasan mong yan. No? Mm-hmm. Sabi mo, for a while, natakot ka, baka ito na yun. Ano yung, what were you thinking na 4 hours yung biyahe, na disgrasya ka? Anong naiisip mo? Kasama ko yung isang artist no, na kasama yung nag-imbita sa akin doon. Si Archie Oclos, kung kilala niya si Archie Oclos. No? Yung mga malalaking graffiti. Maganda nga, mag-guess mo yun. Tataas yung graffiti nila. Eh, no? Isang buong building eh. Diba? May sa Lasal, mga ganyan. So, sabi ko kay Archie, kung lulubog tong bangka, unahin mo na yung sarili mo tol. Ha? Ako, okay lang ako. Kasi naka-stretcher naman ako ng ganyan eh. Kumbaga parang hindi ako pwedeng gumalaw, di ba? Kasi di pa alam ko ano yung tama sa akin eh. Men, unahin mo na yung sarili mo ha. Kasi sabi niya, hindi, ano yan, life is good, Kuya Jun, makakarating tayo. So yun nga, nakarating naman kami. So, buti na lang na hindi lumubog yung bangka. Tapos, yun, naoperahan ako dito. Yung pagka-opera, sabi naman ng doktor, pag naoperahan yan, okay na yan, parang makakagalaw ka na. Eto pala, Sir Rick, pag eto lang yung tinamaan, hindi ka talaga makakagalaw. As in talagang... Kasi malapit na sa spine. Malapit na yan sa... Yung pa, sabi nung nurse doon sa Surigao, baka spine yan, sir. Ako! Mariyos.
yung pagdating doon sa ano, hindi naman pala, parang yung nabali lang yung clavicle ko. Tapos, yun, meron akong bakal dito. So, pero awa ng Diyos, buhay naman tayo. At nakabiyahe ka pa? Nakabiyahe pa ako after. Sinabi ko sa doktor, Dok, makakabiyahe ba ako? Oh, wala yan. Basta wag mo lang ipangbuhat tong isa. Wag mo lang itong ipangbuhat. Pero eto, ano naman, okay naman. Umangat lang yung tornilyo pag uwi ko. Pero siguro, boss, yung matapos itong nangyari sa'yo, you came away with a different point of view and better understanding of yung kakulangan natin sa healthcare, no? Oo. May mga kaibigan din ako na parang sinabihan ko sila na nandoon. Na, baga parang nasa pamahalaan din. Sinabihan ko, Tol, baka pwede nyo namang bigyan pansin yung ano, yung sa tourism na sana. Maganda naman yung tourism sa Philippines pero sana kasabay ng tourism din yung healthcare, no? Kumbaga parang dapat kung nagpo-promote tayo ng tourism, dapat maganda yung ano natin, yung pang-emergency natin, mga ganyan. Tama, no? Tama, oo. Tama. So parang ganoon yung ano, tapos sabi nila sige, again, okay naman. Tapos siguro, nga biglang nagkaroon ng pandemic pagkatapos kung ano. October yun last year. Tapos January bigla po, chef, nagka ano naman. Tawag dito, nagkataal ano naman. Sunod-sunod, no? Sunod-sunod naman, no? Oo, para lang dun sa mga nanonood ng Cold Brew ngayong gabi, ako si Rico Olivares, kasama natin ang ating bisita na si Idol Boss Jun Sabayton. And para lang alam ninyo, nagkakilala kami nung Comic-Con ng 2015, kung hindi ako nagkakamali, kasi nandun sila sa Bayanihan Center to promote Tanods, that online show na nakakatawa talaga. Enjoy akong pinapanood yan, no? Pero si Sir Rick, matagal ko nang kilala yan. By name, doon lang kami may comics may ata akong binili sa'yo, Sir Rick. Oo, ano? meron. Nahiya nga ako eh, na bumili ka sa akin eh. Hindi kasi galing din tayo sa underground eh. So, parang automatic na parang dapat sinusuportahan mo eh. Di ba? Ako, kunyari, ngayong meron na akong kaya ko ng, dahil nagtatrabaho na ako, pagpupunta ako sa mga gig, talagang nagbabayad ako. Parang kahit yung sasabihin ng tropa, hindi na, ano mo na ako, babayad talaga ako. Kasi ano yan eh. Tulong na rin, no? Suporta na rin. Suporta yun. Oh, naniniwala ka dun sa, ano eh, no? Sa art ng ano ng kaibigan mo o sa art in general din mismo, no? That's right. So, para lang din alam ng mga nanonood ngayong gabi, magkasama po kami sa TV5 noon kasi nagko-cover ako ng UFL para sa TV5. And at the same time, nandun din si Boss Jun doing Tanods, no? So, and at the same time ngayon, pareho kaming nasa Kapamilya Network pero nawala yung aming network. Matanong kita. Marami tayo sa talaga. Nagpa-project-project din ako. Nawala bigla. May regular na show na sana na paparating pero hindi na lang ano, na tuloy. Pero ganun talaga eh, no? Ganun talaga. So, siguro for everyone, maraming nanonood ngayong gabi, what's up with you? What's keeping you busy? What can we expect from you in the next weeks, next months? Tuloy lang din, ano? Ang kagandahan din, kahit papaano, yung online, at least tuloy-tuloy yung online na Sir Rick, ano? Tapos, may mga projects din na parating na hindi ko pa pwedeng sabihin kasi baka maudlot. So, ayun. At saka, ang maganda rin dito, ano rin eh, no? Baga parang, yung pagpasok ng pandemic, yung mga artists agad yung nagtutulong-tulong, ano ba yung dapat nating gawin, no? So, parang first week pa lang nung pandemic, eh, nagkaroon na agad tayo ng, ano, yung parang telethon na 24/7, 10 days na gagawin, no? One week, pagkatapos na sinabing magde-declare ng, ano, no? So, ginawa natin yung mamatay kang hayop kang COVID ka. So, parang, ang hirap eh. Kasi, ewan ko lang sana kung dumaan sa feed mo yun, Sir Rick, ha? Oo. Hindi naman galit eh, no? Hindi naman galit. Pero, ewan ko dumaan ba sa feed mo yun, Sir Rick? Oo, dumaan yun. Ano ba gagawin natin dito, mamatay kang hayop ko? So, hindi namin alam kasi hindi natin alam tayo kasi bago yung technology, bago yung Zoom, bago yung StreamYard,
OBS, tapos, I mean, buti na lang may mga gamers na mga friends sa pwede natin gawin to sa games. So parang along the way nung tinatayo yung ano, sige magtawag tayo ng ano, mga sinong isang sumama, mga artist, mga ganyan. So isa tayo doon sa parang nagbo-broadcast, no? Pagka-declare nung March 12 ba yun? Ilan pa dineclare yung ano? March 11. March 11. Tapos parang mga one week agad doon, nag-ano tayo agad. So ang kagandahan pala doon, Sir Rick, nung okay din siya, no? Parang hindi pagkatapos noon nawala ng mga wala tayong trabaho lahat eh. Nag-freeze lahat eh. Ang kagandahan din doon, nagkaroon din ng konti-konting trabaho din kasi nga nauna tayo doon sa ano, doon sa ganong streaming at saka yung technical. So yung mga hindi alam doon sa mga technical sa atin nagpapatulong, tapos yun, may konting mga honorarium. So kahit papaano ay nakakabuhay din, no? So ganun, kumbaga parang ganun yung nangyari, no? At least kahit papaano, at the same time nagtumutulong ka, tanawagan ka ng tulong. At meron ding konting bilang artist ay meron ding kumbaga parang nakatulong ka pa. So, parang ganun. Oo nga naman. Itong pandemya, no? Grabe itong taon na to, itong 2020, no? Sabi mo nga earlier, nandun yung Taal, di ba? And then itong pandemya na hindi pa tapos kahit may vaccine on the horizon, no? We don't know how long and how effective this vaccine will be and how long this pandemic will go on. Nakatakot din yung vaccine, sir, ano? Kasi pwedeng gamitin talaga sa politics yan, eh. Matinding ano na yan. Yan na yung mangyayari ngayon, eh. Talaga, diba? Talaga. Tsaka hindi pa natin alam kung magkano. Kung magkano at paano distribution ito. Baka may mag-hoard. Tapos may mag-hoard, mauuna yung mga politicians, ganyan. Parang testing lang din yan ng PCR testing, sila yung nauna eh, di ba? Tapos parang estado ng pamumuhay yan, parang mask yan at saka testing. Uy, karoon ako ng ano, vaccine. Hampas lupa kayo, hindi pa kayo, wala pa yun. At baka maging ganun yung, di ba? Naalala mo yung una yung labas ng PCR test, parang... Parang estado ng pamumuhay yung pag hindi ka nakatest ng ano eh. Oh. Ng COVID eh, di ba? Baka magiging ganun. Pero sana wag maging magulo. Sana maging maayos. Kasi sa Japan, maganda ng balita sa Japan eh. No? Parang ililibre lahat ng Japanese government yung citizen nila for the vaccines. Ano? Yan din maganda din sa pagpapatakbo ng kanilang gobyerno. But anyway, Idol Jun, no? I wanna ask also about the pandemic. It has been time also for reflection, sa pagmuni-muni, pag-adjust, pagkabig dun sa ating... Sandali lang, Sir Rick, ha? Babatiin ko muna si Vinci Montaner ng parokya ni Edgar, nanonood sa ating ngayon sa page ko. Tol, kumusta? Yan. Sana siya to, ha? Tol, yan. May kwento ako dyan, Boss Jun. Alam mo ba ako rin ang nakapag-discover at nakapagpirma ng unang kontrata ng parokya ni Elia. Ang ganda, ang ganda. Magka-connect pala tayo. Parang nag-hang yun kay Boss Jun, hintayin natin. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Rico Olivares sa Cold Brew. Ayan na, nakabalik na si Boss Jun. Oo. Talaga? Yung panahon ng ano? Oo. Ganda. Ayan. Nag-freeze ka. A&R manager ako dati sa recording industry. So hanggang ngayon, may mga banda pa rin akong minamanage tulad ng Fusebox tsaka itong Esrembo Rock, indie yeah. Rock band na Idol yung Esrembo Rock. Ang galing nung Esrembo. Puro ganda. Mahusay mga bata na yan. Mahusay. Tsaka puro teacher yan sa PUP, FEU at dati STI. Ayan. Si Vinci siya daw yan. Ako yung tol. Ayan. Vinci. Ayan. Maganda rin yung para din tayo na magka-connect din tayo, Sir Lee. Kasi after film school, sumama ako dun sa teacher ko na si Robert Quebral. So yung unang parang pinaka-trabaho ko na ano, kami ni Tado, yung ano, yung Harana. Sa behind the scene kami sa Harana naman. Kami yung art department ni Tado sa Harana. So doon ko unang nakasama sila face to face talaga yung parokya nila. I mean, nanonood naman ako sa noon sa Dread at saka napapanood ko na dati pa si Buwi
doon sa Looney Tunes, yung parang punk band nila na siya yung kumakanta. So, naabot ako naman yun. Ayun. Daldal ko, sorry. Hindi, hindi, okay lang eh. Nasanay din kasi ako, ako yung nag-interview sa Rika. Ito naman yung point ng ating podcast, kailangan madaldal talaga tayo. Pero yun nga, curiously, no? And what were your realizations or your thoughts during this pandemic, no? Mag-iisang taon na itong December 31 mula nung tumama yung virus. Oh, tsaka January pa lang, di ba? 17. January 17 yung unang case sa Pilipinas, di ba? Oo, at saka parang November din, parang may balibalita na yung Black Plague, di ba? Parang ganun. Mm. So ito na pala yun. Oh, so what were your reflections, boss? Ang bigat nung tanong na yan, no? Parang siguro ito yung pagkakataon siguro si Rick na yung mga naka-display na mga plato at saka... Di ba? Sa aparator mo. Ito, parang ito na siguro yung pagkakataon na gamitin mo. Parang ganun siguro, di ba? Parang lahat ng... Parang ganun eh. Di ba? Siguro ano, parang ibabalik ko rin yung dating ano, no? Yung kabataan natin, yung nasa punk-punk pa tayo, no? No? Mm. Parang bigla tayong na-conscious na pwede namang parang mag-normal na damit. Siguro baka mas pagiging spooting din ulit na parang may silang yung buhay, di ba? May silang yung buhay, parang siguro, parang ganon siguro, no? Parang mabigat man sabihin, no? Pero parang nung una, parang feeling mo malayo sa bituka yung COVID, eh. Pero parang papalapit ng papalapit sa'yo, eh. Mga kaibigan mo, hindi man nagka-COVID, nawawala na lang bigla, parang ganun, ano? Kamag-anak, may nadidepress, tapos, di ba? Tapos parang, ikaw din, parang ganun ka rin, pero kailangan mo rin umokay, kasi pag hindi, may, basta parang ganun eh. Parang, maiksilang ang, ano, sobrang iksilang ng buhay. At sana, parang palagi namang dalawa lang naman palagi yan after neto, no? Kung pupunta ka sa kakampihan mo yung mga Jedi o pupunta ka sa dark, ano, no? Dark force, diba? Parang ganun lang siguro yun ngayon eh. Di ba? Parang ganun yung realization ko eh. Kasi sabi nga ng kaibigan ko, yung director na si R.A. Rivera, grabe itong panahon nga to ngayon. Parang ganun, parang kung masamang tao ka talaga, kung masama talaga yung budi mo, this is your time to shine eh. Parang ganyan eh. Hindi kasi, di ba, parang isa lang din lahat yan eh. Parang, puta, COVID, mamamatay din tayong lahat. Pucha, ano na tayo, mag-knockout na lang tayo. Ano, mga lamang, di mo alam eh. So dalawa lang naman yung pipiliin mo. Di ko alam sir, ano kung may nagme-make sense pa rin yung sinasabi ko sir Rica. Pero, ang kabuuan lang nito, parang wala. Ano, parang anytime. Anytime lang tayo talaga. Diba? Hindi mo alam. Yung may nabalitaan nga ako, parang tumutulong pa siya nung mga first wave ng COVID, nung mga PPE, nagkaubos siya ng PPE. Pero parang 2 weeks ago lang, nawala siya. Diba? Parang, oo nga. Tama. Tama yan. Oo. Tama ba yung tanong mo kung ano yung realization, sir? Oo, oh, naman. It could be a lot of things, eh. Pero ako nga, eh, hindi ko lang, tawa lang ako ng tawa ngayon dahil sa'yo. Pero nalulungkot pa rin ako sa pagkawala ni Jamir Garcia, no? Isa pa yan, si Jamir, no? Parang nakakalungkot. Ako, hindi ako nakapunta. Nakatanggap ako ng yung parang may pinapadala si Jaya. Kung paano pumunta doon. Ako, hindi na ako nakaano dahil malayo din ako. So kung gusto ko man pumunta, pero malaking bagay din yung slap shock sa amin, no? Kasi kung wala yung slap shock na unang music video, doon kasi kami nagkakarir eh. Yung Agent Orange. Oh, Agent Orange. Yung Agent Orange, isa ako sa production designer noon, tapos ang director noon ay si Lyle Sacris. Tapos si Lyle Sacris kasi taga UP Film siya, tapos ako taga Mobile Fund. So nagkasama kami nung thesis niya, no? May ginawa siyang thesis. Tapos
katatapos lang ng thesis, parang nagustuhan ng ano, ng A&R. Di ko alam kung sino yung time na yun, si Francis ba o si kapatid ni Bopi Paragoya, si ano, yung bahista ng Time na Tikbalang. Parang taga si Mali. Si Mali, oo, parang di ko alam kung ano ba yung unang record label nila, Jamir. Hindi ba parang Octo Arts, kung di ako nagkakamali. Oh, I'm not sure kung Octo. Octo, so... Hindi ko alam kung Octo. Mamaya, i-google natin yan mamaya, no? Nagustuhan yung film thesis. Tapos, yun, ginawa namin yung ano, yung Agent Orange na music video. So, wala pang verbal noon. Tapos sinabi nila, paano ba natin to gagawin? So, kinonect ko yung mga tao na alam ko na makakapag-produce ng maayos. Yung mga ibang mga kaibigan ko sa fine arts, kinonect ko kay Lyle hanggang sa nabuo namin yung team para gawin yung Agent Orange. Tapos historical yung Agent Orange na yun. Kasi marami nang lumalabas ng music video ng time na yun. Pero siya yung isa sa kauna-unahang maingay na maingay nung time na yun. Tama. Year 1999. That's right. Oo, tapos yung music video, yung images, hindi namin alam kung paano pa namin palulusutin yung image kasi parang tabu pa yung mag-piercing. Tabu pa yung parang may sasayaw sa music video ng daring. Maraming images na parang tabu nung time na yon, ano? So yun, kung wala yung Agent Orange yung sila Jamir, wala rin yung Furball, no? Yung Furball ay isang production house din nung time na yon na mga bata, kami-kami, na nakapasok doon sa industry nung time na yon sa commercial at saka sa music video na kapanahunan naman ng transition ng mga medyo may edad na nung time na yon. So, malaking tulong sa amin yung Slap Shack, no? At saka after noon naging kaibigan din si Jamir, no? Tapos yung iba pang mga music video ng Slap Shack ay kami na rin yung gumagawa. So, alam mo, Boss Jun, sabi ko nga earlier nung nagkakilala tayo ng formal dun sa Comic-Con, dahil dun sa comic sa instante ko, si Jamir, para lang nag-uusap kami, gagawa kami ng comics. Yung bida, parang hindi si Jamir, pero parang siya kasi maraming tattoo. Tapos mga tattoo na yun yung mga armas niya. Abubunot niya, kumbaga. Parang ganun. No? So, ganda. In fact, para pa lang ano yung ano yun, sorry. Yung kay ano yung nagiging agila, parang ganoon. Oh, parang ganoon. Ano, no? Pangalan nun? Joaquin Bordado, di ba? Parang ganoon nga. Oo, but, kasi nabubunot eh. Oh. So ito dahil tantad siya ng tattoo na kung anong mga nauhugot niya, no? Basta meron siya. And mga 4 days before he passed away, tinawagan niya ako. Sabi niya, oh, tara tol, mag-usap na, meeting na tayo. Paggawin na natin to. Mm-hmm. Eh, yun, matagal na yung napag-uusapan. So, ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Siguro, I will give Miss Jaya a few months to recover. And then I'll sit down. Maybe siya yung gusto magpatuloy. Mag-work kami on that project dahil excited naman si Jamir ituloy yung comics na yun eh. Diba? So, anyway. Ikaw, Rick. Kumusta ka naman, Rick? Ito, madungkot. Maraming mga kaibigan, mga colleagues na namamatay hindi lang dahil sa COVID, dahil din sa mga natural causes. Hindi naman tayo depressed, pero mabigat dalhin, kaibigan Jun. Mabigat eh. Mabigat. Lalo na hindi ako naniniwala kasi panahon nila eh. Hindi ako naniniwala doon. Kasi unnatural tong COVID eh. Di ba? I can accept natural causes but not COVID. Di ba? COVID hit the entire world unexpectedly, whether sinadya yan o hindi. Ang daming namatay dahil dito. No? So, kahit ako, nawalan akong trabaho dahil sa COVID eh. Wala tayo nawalan ng trabaho. Di ba? Ayun. Pero moving on to something more pleasant, I want to ask you about tanods, no? Syempre, uunahin ko na ha. Hindi na ako mahihiya. What was it like working with Jinri Park and Bea Benedicto? Ayan, unahin ko. Diyan muna ako magsisimula ha. Ang galing na transition.
Hindi lang, ina-absorb ko pa yung sinabi mo. Oo. Sinalulong, sa totoo lang, tumatawa lang din kami ni Sir Rick dito. Pero malungkot. Malungkot yung ano, no? Malungkot eh, no? Parang, basta. Anyway, masaya naman katrabaho sila Jindy Park at saka, actually ako yung nag-suggest kay Bea Benedicto sa director din. Sasabi ko, ito yung kunin kasi kasama namin to sa, ano, sa kontrabando din at saka madaling kausap. So, okay naman. Ayun. Parang kuya-kuyahan ako niya nila ni Bea eh. No? Tapos doon naging tatay ako doon. So, parang mas madali yung ano, madali yung proseso nung ano, yung sa acting ano na, no. So, okay naman. Alam mo masaya yung set na yon. Masaya kasi masaya din yung director eh. So, para lang kaming naglalaro ganun o ano. May input ba kayo sa mga dialogue, Boss Jun? Meron pa konti-konti pero kasi mga writer tong ano eh, itong director yung si Mico Livello at saka yung kapartner niyang si Kucha, anong pangalan nito? Nakalimutan ko lang ngayon, no? Pero sila, mga writer sila eh, no? So, okay naman din yung ano nila. May mga konting ano rin, may mga konting mga hirit din na ano, na input din. Kasi, ano eh, siguro naapektuhan ng kakadubi dati, no? Medyo mahina na ako sa memorization din pagdating sa script, eh, no? So, minsan binabasa ko na lang, iniintindi ko. Tapos, di ba? Pero, so, you know, very interesting kasi yung cast, eh. You had si Gilbert Orsini, di ba, na second coming of you know who. Did they take advantage of yung one, yung looks, yung natural, hindi ko, doon ko siya una nakita si Gilbert, eh. Natural ba siyang ganun? Yung pagkaano niya para sa komedya, ganun ba siya? Normal, natural. Hindi, parang ginagaya niya talaga si, ano? Si Rene Requestas, ano? Ayan, pala si Joel Ferrer pala, isang director. Anyway, parang talagang gano'n, no? Buhay pa yata si Rene, parang ginagamit niya na ba? O parang, basta stuntman din kasi siya eh, Sir Rick eh. Tapos, nag-ano rin siya sa mga piyesta-piyesta. Tapos ginagaya niya talaga si Rene. Pero kasi itong si Mico, mahilig din sa mga Tito Vic and Joey. Tapos ang pinaka-producer din namin neto ay si Jaco De Leon, yung anak ni Joey. Yung anak ni Joey. So, parang may connect lang din sa ganon. Pero sobrang galing lang talaga nung paggagawa ng script at saka nung idea ng tanods, ano. So, So kung speaking enjoy of Jindry Park, masaya siya katrabaho. Yeah. Iiwan na lang ba yun doon? Parang ang hirap magpapirma ng FHM. Nahihiya ako eh. May mga bago pa sana kami magkatrabaho eh, mga papapirmahan sana ako. Pero syempre, after nun, parang pag naging kaibigan mo, nakakilala mo na, eh parang nawawala na yung yung part na yung, sa job ay nila Mico na talagang mag-Korean lang siya talaga at hindi siya magsasalita ng kung ano. I thought it was parang sadya din siya. Pero Korean lang yung ano. Pero para lang sa mga benefit ng nanonood, no. Nakakaintindi ba siya ng Tagalog? Nakakaintindi siya ng Tagalog. Okay. Pero hindi ganoon kasing ano ng mga ibang Korean na nandito. Pero nakakaintindi siya. Pag salita din siyang konti, ganyan. Okay, yung kasi dito na siya lumaki. Tama. Parang mga Ryan Bang lang din yan eh, na yung Tagalog. Parang mga ganyan lang din yung ano eh. No? Tama ka doon. Now, working with sila Martin, Escudero, sila Gerard, di ba? Sila Brian, di ba? Parang nakakatawa, napaka-diverse nung cast. Pero, alam mo, kaya tuwan-tuwa ako sa show na yun. Parang, hindi pilit yung comedy. Magugulat ka na lang may hirit na ganun pero nakakatawa siya. So madali si ba kayo? Nagka-develop ng chemistry ng cast na yun? Madali naman, oo. Kasi parang mga bata lang din yung kasama. At saka si Mico kasi kumbaga parang kinuha din ako kasi alam niya na rin naman yung parang yung humor kasi fan din siya ng Strange Brew eh, no? So, fan din siya ni R.A. Rivera. So,
parang mas madali na siguro. Tsaka nagkatrabaho na kami sa Blue Bustamante. Siya yung director ng Blue Bustamante. So, ayun. Ayan, nag-freeze si Sir Rick. Ayan. Okay, hintayin na lang muna natin si Sir Rick na bumalik at mukhang nagkaroon ng technical okay. problem si Sir Rick. Sir Rick, nag-freeze ka. Ko yung problema ng connection natin. Boss Jun, nandiyan ba kayo? Andito pa ako. May sa akin, ikaw ay nag-freeze. Parang ganun yung ano. Boss Jun, nandiyan ba kayo? Andito po ako. Ayan. Okay. May isa pa akong tanong about your character sa Tanods. No? Si Kapitan Roger Grace. Bakit ganun yung pangalan? May joke ba yan? Sorry, hindi ko alam hanggang ngayon. Matagal ko lang gusto tanongin yan sa'yo. Kahit nandun tayo sa bahay ni Rox, nandun tayo sa UT, hindi ko na itatanong, laging nawawala sa isipan ko. Tutal ngayon, nag-uusap tayo. May kwento ba yun? Bakit? Roger Grace din yung pangalan ko sa Blue Bustamante. So parang palaging yung may paggumagawa ng character si Miko ay parang may tinatalaga, may mga joke siya na pang, parang mga okay. Meron pa siyang isa pang character na si Red Rubio. Pangalan. Red Rubio. Ano ba naman ni Reg yun? Ni Reg. Oo. Mas parang mahilig kasi siya sa ano, parang mga ano, 'di ba? Yung I mean, mga 90s na mga 80s na gusto natin na parang mga Star Ranger or mga pero maganda yung pangalan eh. Parang Steve Rogers. Parang pang-captain ng Eric and Roger Gates. Sabagay, kapitan na nga siya. Parang ganun nga siguro yun. No? Pero, okay. Basta parang pag yung nag-uusap lang kami, man, itong si Roger Grace, nag-Japan siya. Basta may ganun lang siyang ano, parang motivation sa likod nun. No? Parang ganun. Ayan, sabi nila, tapos na, luto na yung ano, lechon belly. Ako, may magandang kwento yan para sa mga nanonood. No? Bago kami mag-live dito sa Cold Brew, nagluluto ng experimental food itong si Boss Jun. Boss, baka gusto may kwento ano, sa mga nanonood. Kami, ano, dito. Parang first time namin magluto dito ng ano, ng lechon belly. Ang ganda na, ilang araw din siyang nakababad eh. Masarap naman. Pero yun nga lang kanina, yung bago kami kumain, paghiwa namin, parang 2 hours, 3 hours na nandun sa oven eh. Pero paghiwa namin, hilaw pa rin yung sa, ano, no? Sa gitna. So, nabitin yung kain namin. Ngayon, nagtatawag na ulit sila. Uy, kakain na. Luto na raw yung lechon belly. Pos, pwede kang kumain ha, kahit nag-uusap. Sige lang, okay lang. Nakakain ako kanina ng konti eh. So, ayun. Ayan, maraming. Ako, ayan. Maraming salamat po hanggang ngayon sa mga nakasubaybay sa amin dito sa Cold Brew, no? With Rick Olivares. Yes, Cold Brew. Si Rick, saan mo ba nakuha yung Twisted Red Cross mo na flag? Hindi ko alam bakit may technical problems. Mula yata nung Ulysses, masama yung internet. Si Rick, saan mo nakuha yung Twisted Red Cross mo? Pinagawa mo? Hindi, alam mo, idol, matagal na to. Bata pa lang ako, nanunod na ako, tumatakas ako sa bahay. Sinasabi ko, may ano sleepover kami para mag-aral. Manunod lang ako ng concert. Sas nakuha mo siya doon, yung time na yan? Oo, meron na yun. Meron na. Banda, yung mga kaset noon, yung mga Betrayed, meron pa ako. Meron ka pa? Gumagana pa. Ganda. Ako, yan yung roots ko nung ano eh. Nung high school no kasi may kapitbahay kami si Jojo Aseklo na punk na aksidente nung time na yon eh no. So yun yung sila yung parang isa sa mga nakikita namin na mga punk noon. Tapos yun, meron din kaming kapitbahay na si Melencio Franco tapos sinasabi na parang ito yung painggan nyo punk. Tara sumama kayo sa amin parang manonood tayo ng concert pero hindi yung concert na may ano ha explosive na ganyan sa likod ha. Ito underground yan. Sama naman kami. Tapos pagsama namin, parang, oy okay dito ah. Yun, tapos doon na kami namulat ng mga yan, mga Twisted Red Cross, ganyan. Oo.
You know, Boss Jun, itong sinusubaybayan ko itong career mo, makita nga kita sa Strange Brew, although not as often as I would like kasi nasa ibang bansa ako noon. No? Nadadala na ako ng kung ano-ano. Nasaan ka nang si Rick? Sa US ako noon. Sa US, doon ako nakatira. Anyway, you know, you've appeared in a lot, no? From Strange Brew to Bubblegum to Wawawi, diba, to Eat Bulaga, to It's Showtime. Wala akong ibang kilalang naikot lahat to mga top rated noontime shows. Hindi naman yata ako nakapag-Bubblegum. Hindi, nag-intern ako sa Bubblegum noong time dati, no? Nakapag-intern ako dyan. Oh. Pero nakapag-work ko doon. Malaking bagay pa rin yun, di ba? Oo. Tapos, Wawawi. Nakikita ko lang yung Wawawi dahil sa TV5 pero hindi ako nakapag-trabaho. Okay. But nevertheless, you've worked on some of the yung mga kilalang shows, no? Ano yung feeling of working with these top-rated shows, with these top-rated hosts, top-rated artists, di ba? What's it like for you as a kid who grew up in Cebu, coming over and doing showbiz and art and music videos? Kumusta yung experience para sa iyo, Boss Jun? Parang masaya lang din siya, eh, no? Parang hindi ka nagtatrabaho. Oo. O parang ganun lang yung ano, parang nag-enjoy ka lang din. At saka mga pasaway din kasi kami sa ano eh, sa production eh. Sinasabi ng producer, hindi pwede yan kasi hindi maintindihan ni Aling Nena yan. Tapos lagi namin tinatanong, sino ba si Aling Nena? Parang ganyan. Tapos yung nagsasabi doon ng boss na parang hindi naiintindihan ni Aling Nena yan. Parang, ikaw ka din mo kilala si Aling Nena eh. Kami kilala namin si Aling Nena kasi kami yung nasa labas, di ba? So parang, paano mo sasabihin na hindi naiintindihan ni Aling Nena o ni Aling Tasing, ganon yung palabas, di ba? So, parang sa loob ng production ano, laging meron naman ano sa loob ng palabas sa television, no, sa likod ng ABS-CBN, ng GMA, yung patalastas, so palaging merong struggle diyan at palagi diyang may pinaglalaban yung mga creatives, no. Mula nung pumasok ako na parang pwede naman na ganito yung palabas, pero syempre dahil usapang pera yan at negosyo yan, parang hindi bibenta yan. Ito yung bibenta, parang ganyan. So, parang give and take yung nangyayari dyan. Pero mula sa simula naman, parang andun ako dun sa parang rebel decide na parang pwede yan. So, kasi ginagawa nga sa iba eh. Pero bakit sa atin hindi? Ba't ang tagal? Parang ganyan. So, ang nakakatawa lang din na parang isa tayo dun sa nag-a-attempt at meron namang mga bata ulit at meron ng mga nauna. So parang cycle lang naman din. So, yun. Parang normal lang. Sa amin kasi parang dahil nasa likod ka na ng camera, parang hindi mo rin tinitignan yung mga artista na nasa pedestal eh. Parang katrabaho mo lang din sila eh. Parang ganyan, no? So, nakakatuwa lang. Pero parang naglalaro ka lang talaga, Sir Rick eh. Diba? Okay. Parang katulad sa iyo, pag nagsusulat ka, 'di ba? Parang mas pinipili mo yung gusto mo, parang pinupush mo yung mga alternative. Syempre. Isa ko nga nalaman yung dati kasi hindi na ako nagpupunta ng mga schools tsaka mga ano. Isa ko nga lang nalaman yung SRM Burak eh. Tapos naging fan na ako ng SRM Burak. Ako maraming salamat. Matutuwa yung mga bata. In fact, yung kanilang bahista na si John, si Michael nanonood ngayong gabi sa ating. Okay. Nakasama ka sa Goyo, 'di ba? Yung pelikulang Goyo. Siguro kay Mika, diba? Yung director kaya nasama lang ako siya. Okay, parang alam mo, natuwa naman ako kasi yung last several years medyo nagpapalabas sa mga historical films. Whether General Luna, si Emilio Aguinaldo, si Goyo, 'di ba? Nakakatuwa din para sa akin as a history fan, as a history buff na nire-relive, no? Pero I'll be very honest with you, medyo na-disappoint ako sa Goyo. Coming off General Luna, taas ang expectations ko. Maganda naman, pero hindi lang ako sang-ayon dun sa ending niya. Yun lang naman. But parang pinag-usapan din yan sa eksena ng mga sa film, ano, no? Yung mga film buff at saka mga
sa eksena ng mga film circle, ano? Parang marami din silang debate-debate naman din dyan. Healthy din naman, no? Pero yun nga, parang, di ba, parang trilogy palagi yan. Oh, yung parang laging sinasabi nila yung gitna. Parang hindi talaga palaging, ano, actually, tama ba? Parang, actually, Nagustuhan ko naman, hindi ko naman nasasabing hindi ko gusto. I thought lang the ending for Goyo, his death, was, I just found it weird. Na parang napatanaw siya dun sa malayo, tapos sa kasya ng baril. Kasya ng baril, o. Oh. Bakit mo naman gagawin yon? Alam mong sinusugod kayo. Hindi kasi nung, para lang alam mo, pero binalis sa likod, di ba? Oo, pero bakit mo kailangan nakandok ka sa nakatayo kang ganun out in the open, di ba? Alam mong nandun yung mga Amerikano, eh bakit ka tatayo out in the open? Mm-hmm. Alam naman natin na namatay naman si Goyo na trying to lead his troops, but I thought that it was a drop. I understand, no? To baka make cinematic, ano na lang siguro yun. Oo, yun naman siguro. Oo naman. Pero, I don't know. Hindi kasi ako, I grew up fascinated by Goyo. Si Rick, napuntahan ko yung kung saan siya pinatay. Oo, oh, ako din. Sa Tirad Pass. Sa Tirad Pass? Oo, grabe. Parang magandang lugar pala siya, no? Maganda yung ano, mahirap lang puntahan kasi kailangan mo ng jeep na... Ano. Actually, Boss Jun, nung una ako magpunta, delikado pa noon, marami pa mga bandido. Ah, talaga? Oo. Doon, ilan lang naman nalinis yung lugar na yun eh. Di ba? I think around 2005-6, hindi pa okay yung lugar na yun. Hindi pa. Gusto ako, ganun, ako kailan lang ako eh. Mga siguro 2014, mga ganyan lang siguro ako napunta dyan. Oo. Ako may mga kasama pa ako mga sundalo para makapunta lang ako. Oo. Tapos doon kami natulog sa baba nung, di ba, parang meron doong mga community. Oo. Maganda yung kung ano na yun. Oo. Ah, sa anong feeling mo nung nakaakyat ka dun sa pass na yun? Nagka-goosebumps ka ba? Oo. At saka ano eh, parang hapon na kasi kami dumating. Nung umakyat kami, dumidilim na. So nag-decide kami na dun na lang matulog. So natulog kami dun. Pero wala kami dalang gamit. Ang ginaw. So pero may kubo dun. Tapos may kinuha akong kumot. Oh. Yung kumot, ano na siya, parang pag hinawakan mo at konting ganyan lang, madudurog na. Pero kinumot ko pa rin kahit maalikabok, maano, madudurog na. Ang ginaw sa taas ng Tirad Pass, nakatulog ako doon, oo. Oo, pero napanginabot, no? Isipin mo yung nangyari doon, no? All those years ago. Imagine, alam mo yung feeling, Boss June, aakit ka doon, alam mong hindi ka na bababa ng buhay. Hindi common yung tapang, yung valor na pinakita ng mga Pilipino na sundalo noon. Alam mo, hindi ka na bababa eh. Alam mong mamamatay ka eh. Wala kang laban doon sa mga sumusugod na Amerikano. Tsaka mas maganda pa yung trail natin ngayon. Madaling umakyat. Pero nung panahon nila, mahirap yung trail na yun. Talaga. Diba? So, pugay pa rin ako doon sa bayani na yun. At doon sa gumawa ng film, no? Sana mas marami pa kasi kailangan ng mga kababayan natin. Tsaka ang maganda dyan, Sir Rick, and understanding of Philippine history. Ang isa sa natutuwa ako, etong sa Goyo at saka sa General Luna, at least naging pop yung history. Kumbaga parang naging popular at mas nagkaroon ng interest din yung mga mas ano, yung mas nakakarami. Maliban lang doon sa atin lang na mga parang mangilan-ngilan na mahilig sa ganyan, no? Parang gano'n, no? Yung may pagka-nerd sa history. Pero at least ngayon, yung mga kahit mga nanay na ano, naglalaba o nag-ano, parang nagkaka-interest sila, no? Maliban sa Pogi si, ano, si Goyo, di ba? Definitely mabuhay ang artikulo 1. Mabuhay sila na. Para lang sa mga nanonood ng Cold Brew, kung alam niyo si Boss Jun had the wonderful experience of going, tama ba yung Rainbow Warrior ng Greenpeace, tama ba? Nako, baka gusto mong ikwento sa mga nanonood. Hindi, ano, yun nga, dahil bata pa lang tayo, nasa ano na tayo, no? Parang kakabit yan palagi sa punk eh. Yung
yung pagiging environmentalist mo or pagiging yes. parang hippie or yes, yes. Active ka sa mga bagay-bagay. Hmm. Bata pa lang ako, fan na ako ng Greenpeace, no? Tapos yung naging filmmaker nga ako, nagkataon na bago lang yung Greenpeace Philippines dito, no? Mga early 2000 siguro yon. Hmm. So, ayun, hindi pa naman ako kilala noon. At ang hilig ko talaga ay humawak na ng camera. Mas gusto ko maging documentarista, no? Mas gusto ko mag-document, gusto ko maging broadcast journalist or maging documentarista. So, yung time na yon, isa ako doon sa ano, kinukuha nilang ano, gumawa ng mga videos nila dito sa Philippines para mag-document. So, doon nag-start yung relasyon ko doon sa Greenpeace. Tapos, yun, unti-unti rin na nalalaman ko kung ano yung, kumbaga marami rin akong natutunan. Tapos, ang nakakatuwa din doon, kasi yung ibang nandoon, eh, mahilig din sa punk, mahilig din sa ano. So, parang okay din. So, yun yung parang palaging project ko noon, ano. Tapos, eventually nga, nawala ako, nag-ABS ako, tapos, nag-GMA, tapos, nag-TV5 ako. So, hindi na ako nagpa-project sa kanila. May iba na silang kinukuha. Tapos, etong parang bago mag, ano, si Duterte, bago yung election or after na nung election, parang nagkakonek ulit kami nung isang taga-Greenpeace na, dati kasi yung comms nila, dalawa lang eh, sa communication. Tapos sabi nila, uy, parang kailangan ko yung tulong mo. Alam ko namang parang nag-on-cam ka na ngayon. Pero, wala talaga akong mahanap na magbi-video, no, sa mga oras na to, parang lahat busy. So parang doon ulit yung connect. Sabi ko, wag mo na akong kuning para magdo-document. Gamitin mo na yung ano ko, kumbaga para kilala na ako eh. So gamitin mo na para magbo-vlog na lang ako. Tapos nung time noon, sabi ko, alam mo ba yung Facebook Live? Ganyan. Sasabihin, hindi pa, parang ganyan. Parang 2 weeks pa lang yata na na-invento yung Facebook Live. Sabi ko, mag-Facebook Live na lang ako. Tapos para ano, makita ng mga tao, ganyan-ganyan. Yun na yun. Parang tingin ko yun na yung susunod. Na, imbis na mag-documentary, ganyan, or ano. Diba? Mas madali nang panoorin ng mga tao ngayon yung parang Facebook Live. So yun, doon ulit ako nakabalik. No? Tapos hindi na as documentarist, no? Pero as parang advocate na rin at tawag dito ano tawag dun sa ganon? Para katulad kina Ding Dong Dantes yung ambassadors na rin parang ganon, no? So pangalawang beses ko nang sumakay ng ano ng Rainbow Warrior. Una nung hindi pa ako kilala, pangalawa yung kilala na ako. Nung una sumakay ako doon kasi as media, no? Parang ipapasa ko sana doon sa ano sa Rogue magazine nung time na 'yon. O palabas naman siya sa Rogue pero hindi nga lang ganoon kalaking article. So alam mo boss Jun, some people describe them as environmental terrorists, but we all know that is not the truth. It's the form of ngayon nga pinagbibintangan silang leftist daw ng todo eh. Pero kung mapanood ninyo sana yung documentary ng Greenpeace o mas ano yun, galing talaga siya sa mga artists, no? Yung mga hippie, mga ganyan, no? Pero yung isa dun sa mga, para lang sa mga nanonood, alam, maraming mga estudyanteng nanonood sa atin, mga estudyante ko sa Pampanga, gusto ko lang batiin sila ngayon. Ayun, batiin pala natin. Si Rick bukas, pag maliwanag na, nakalimutan kung gawa ng video. Surpresa na lang natin ng mga bata. Yeah. Pero maraming nanonood sa inyo ngayon, no? Mga estudyante ko sa Pampanga. Anong eskwela na ulit to si Rick? Mary the Queen College. Ayan, binabati natin yung mga taga Mary the Queen College. Yan. Si Guagua. Sa Guagua, Pampanga. Yan. Di ba yung... Do you agree that climate change is something that everyone needs to take seriously? Today? Oo naman. At saka sana seryosohin din ng pamahalaan natin yan. No, yung climate change, no? Dapat nga magkaroon na ng climate emergency talaga, parang seryosohin na yung ano eh, no? Yung panawagan nga ngayon ay yung climate emergency, no? So kasi isa talaga tayo sa naapektuhan eh, di ba? Yung
yung Yolanda lang, model yung Yolanda sa atin ng yung climate change. Eh. Yung epekto ng Yolanda, malaking ano yun. Di ba, Sir Rick? Tama ka doon. Alam mo, na funny, nagsimula tayo ng show natin, yung naikwento mo nangyari siya sa Siargao. Yung kapatid kong babae, ay doon siya nakatira sa Siargao. Mm-hmm. Malapit sa dagat. In fact, sabi niya, Boss Jun, makikita mo yung pagbabago, yung pagtaas ng tubig. Tubig, o. Tumataas talaga. Makikita mo lang yun kung nasa tabi ka ng dagat, kung gaano ko nakakatakot pag masama talaga yung panahon, yung pasama ng pasama. Kung naalala mo, Boss Jun, ang pasok ng bagyo dati, di ba, kung sa may, ano to, yung... Kabila. Doon sa may... dati, di ba, sa may Batanes palagi, di ba? Batanes. Oo, Batanes ngayon, palagi. Ngayon, hindi na. Nasa pabaligtad Batanes. Oo, imagine that, no? Kung hindi ba naman sign yung na. Yung bilis lang ng ano eh. Yung bagyo lang eh. Iba na yung bagyo ngayon eh. Oo. Di ba? Parang mas matindi yung... Basta matindi yung ng ano? Yung destructive power niya, no? Ibang klase. Ibang klase talaga eh, no? Alaga. So kaya nga, yung sana mabawasan yung buti. Ay, sorry. Mali. Huwag natin ituloy. Pero masama man, pero nakatulong din kahit papano na nakabawas ng emission yung nag-lockdown yung buong mundo. Oo naman. Mali yung salitang buti, pero... kahit papano ay nakabawas, no? Pero siyempre andun pa rin 'yon, tuloy-tuloy pa rin naman 'yon dahil sa ginagamit natin yung kuryente, etc., ganyan, no. So sorry in advance. Yeah. Okay, meron na lang tayong dalawang tanong kay Boss Jun, no? Sorry, nasagot ko ba yung ano? Nasagot mo naman, kaibigan, nasagot mo. Kasi paligoy-ligoy ako magkwento, may ADHD ako eh. Paiba-iba yung direksyon ng ano ko eh. Buti nilang hindi ako naging presidente, kundi doon. Paano ba ako pwede sumali sa bayaw? Paano ba yun? Diba? Pero youth ka pa naman eh. Pwede ka sa bayag. Sir Rick Olivares. Ikaw naman, college pa lang, kasali na ako sa bayag eh. Yeah, bayaw, youth action group. Yan. Pero iba yung definition namin ng bayag nung college kami. Benigno Aquino Youth Action Group kami. Yeah, noon. Yung pala yun. Ganda. Binigno Aquino. Oo, oh, di ba? Okay, yung meron tayong common love for music, no? And naalala ko kailan lang nung nag-Facebook live ako about yung mga OPM records ko, na banggit mo yung Versus. At hindi na wala sa aking pananaw ngayon, nakamukha mo si Richard Baluyot. Di ba? Dahil sa buhok eh. Sila Richard Baluyot, ay yung pumunta yung Versus dito. Oo. Kumbaga parang wala lang, parang nagkatuwaan lang. Sabi ni Quark sa akin, dalhin mo nga to sa mga beer house. Yung beer house na filthy beer house ko sila dinala doon sa may Club Idol. Hindi man lang doon sa mga mamahalin, di ba? Shock na shock yung mga Pilipino na lumaki sa States. Ano to? Mabaho, alam mo yun, mabahong CR. Tapos, okay, sumasayaw, pero... may bilbil, parang ganyan. Nanay na. Grabe. Ewan ko na kung maalala nila ng Baluyot Brothers. Ha? Dapat na-video eh. Pero, weirdo sila eh. Ha? Okay. Alam natin, like, nung nagpalabas si Roxley, yung kaibigan namin si Roxley, yung matinding artist na si Roxley, mabuhay ka, sir. Nung nagpalabas siya sa UP, alam natin that music, sila Kavan, tumugtog, ang tindi. Yung ginawa nila dun sa piano na yon, maaawa ka talaga, pero art is art. My question is, pareho tayong lumaki sa mga punk, pero ano yung nasa playlist mo ngayon, Boss Jun? Ano yung heavy rotation, alam mo, yung playlist? Parang ayoko sanang, bakiuso dun sa Spotify, pero lumabas yung parang heavy rotation ko sa Spotify eh. Nasaan na ba yun? So... yung nag-number one sa akin na kanta ay yung sa Kabukiran ni Silvia La Torre. Not very punk.
Hindi kasi pag umaga, parang yung pambukas mo ng senses eh. Sa kabukiran, parang, di ba? Parang maganda yung tanawin, sa binubuksan. Yun yung ano eh. Tapos, yung kakapanood ko lang kasi nung isang araw yung ano, si ano pangalan na ito? Yung si Johnny Green, ano, yung sa Radiohead. Mm. Yung Rajasthan Express. Mm. Oo. So, yun yung ano, tapos sa Pastilandong. Oh. Tapos sa Yuyo Villami. Yun yung lumabas dun sa ano ko, ah. Yung lumabas dun sa rotation ko dun. So, Stereo Lab, Pastilandong, Shai Ben Chur, Johnny Greenwood, tsaka Rajasthan Express. Yun yung ano, yun yung heavy rotation ko ng 1 to 5. Very eclectic yung taste, no? Oo. Di kasi, etong, kaya siguro eto, dahil nung time na nagbibisikleta ako, yun lang palagi yung rotation ko eh. Oh. Tapos si Johnny Greenwood, di ba siya yung sa Radiohead? Pumunta siya ng India para i-record yung Rajasthan Express. Napanood mo na ba yung document? Ano, papadalan kita ng copy. So parang amazed na amazed ako sa pagkagawa ng documentary. Sobrang ganda talaga. So, okay. Ayun. Okay, we're down to our last question. Pero bago nun, ibabatiin lang natin ang mga nanonood. Si Noel Francia ng Mutilated Noise Records. Nako! Dapat pasyalan yung record store ni kaibigan Noel sa Makati, yung Mutilated Noise. Underground, nako. Mata pa lang ako, nagkaroon na ako ng, ano eh, ng tape na may Mutilated Noise ano, records eh. Oo, mausa yung ginagawa ng kaibigan natin si Noel Francia dyan. Mga nanonood pa, si July Tolibao, asawa ng kaibigan natin si Harvey Tolibao, na isa sa... Nako, idol niya si Harvey Tolibao, nako. Alam ko lang nasisikat ng todo yan. Sana nanghingi na ako ng drawing nung nasa Cubao pa kami. Kung pinupuntahan ko lang yan doon, may kapitbahay namin yan sa Cubao eh. Tapos parang bahay lang din sila. Artist ng image saka ng mga dark horse. Drawing lang sila doon. Tapos minsan pupunta lang ako doon. Tol, ganda ng mga drawing niya. Ngayon parang mahirap pa siguro makahingi ng drawing dyan kaya no? Mamahali na siguro yan. Nako, papayag si Harvey. Napakabait na tao yan. No? I'm sure ito pwede si pa Harvey. Oo. May mga ibang nanunod pa. Si Chris De La Cruz, yung isa sa mga kaibigan kong matalik na nag-aral sa aking journalism class. Mga estudyante... Sir Rick, ito ba yung mapapainggan ko rin sa Spotify? Itong podcast mo? Nako, wala pa tayo dyan eh. Mahirap lang tayo, Boss Jun. Ah, ganun ba? Paano ba tayo makapasok dyan? Sana mailagay ko na. Madali lang yan. Mamaya, tuturuan kita kung paano. Sige. Tapos, yung mga estudyante ko sa Pampanga, si Josie, si Carlo, si Kyla, nanunood, si Rio, si Alvin, si Randeb, si Lenny, yung mga nanunood. Of course, si Vinci Montaner ng parokya ni Edgar, nanunood. Nanunood din. Oo. At may nanunood na taga-England, na isang Englishman nasa may... Sudbury in England, si Craig Burrows nanonood. Fan daw siya. Marunong magtagalog tong Englishman na to. Sana magkaroon ng reunion yung ano no, parokya ni Edgar na kompleto sila no. Oo nga, si Bowie kasi nasa US. Nasa US na. Tapos si Vinci rin, 'di ba? Nasa ano na rin. Si Vinci nandito si Vinci. Kailan nandito ba siya? Oo, nag-usap nga kami about yung pagkamatay ni Jamir, eh. Pareho kami mag-input. Eh. Kailan ka pumunta? Sana pala tinimbrihan mo ako. Pumunta ako next time, Boss June. Pasensya na. Oh. Actually, nakatanggap naman ako nung ano, yung pinadala ni, ano, na para mag-register ka, di ba? Parang ganyan. Oo. Actually, hindi na ako nag-register dahil kaibigan natin yung banda. Hindi na ako nakapunta. Then, yung manager, si Kevin Arnedo, tinawagan na ako, uy, sabi niya, nagpunta ka na ba? Hindi pa, na-miss ko. Hindi, na-extend. May one more day pa. So, doon ako nagpunta. Nakausap si Jaya kahit paano nakapagpaalam din tayo kay Jamir, di ba? Malungkot tayo pero ayaw natin pakitang yung lungkot natin, di ba? Okay, Boss Jun, the last question, no? Alam ko ayaw mo magbanggit ng mga
projects mo na ginagawa, baka maudlot. Pero yung sa marami kang fans dito, what can they expect? At least, ano ba pwede mo sabihin na abangan nila sa ginagawa mo ngayon? De, ano, magbubukas na yung tourism, no? Siguro ngayong December or sa ano. So, yun. May tinanggap akong project sa tourism para din makatulong din sa turismo din. So, yun. Abangan nila yun. No? Parang, ano na naman, parang safety protocol lang naman yung ginawa natin doon. So, ayun. Sana makabangon na, no? Kasi marami rin kababayan talaga natin na naapektuhan din, no? Maraming umaasa sa turismo din, ano? Tama. So, sana makabangon na, no? Saka magandang balita ngayon, Sir Rick. Nung isang araw, kumuha pa ako ng picture ng sinihan na walang laman. Hmm. Parang hindi pa, ano, hindi pa nagbubukas. Hindi pa. Tapos, nung kahapon, pumunta ulit ako dun sa may parang mall at may binili ako. Bukas na yung sinihan. Talaga? Ngayon. Bukas na yung sinihan. No? Dito sa amin, ha, yung local ano namin mall dito. Paayos, ha? Oo. So, parang... kung safety yung pag-uusapan, parang safe pa rin manood ng sine, kasi parang ikaw lang siguro, ikaw lang siguro manood doon, di ba? Parang ganon. So parang, sana yung mga inaabangan natin blockbuster, mapanabas na, no? Wala ka naman bagong pelikula. May mga naudlot kami, pero may naudlot din sana na show, pero sana magpatuloy din, kasi importante din naman yung, ano, no? Meron kaming, isang show sana na magtanim ID Biro, agricultural show. Mm. Kasi kailangan na talaga ng Pilipinas ngayon ng sana magkaroon ng ano no ng mga batang mga farmers ulit kasi unti-unti na rin nawawala na yung ano sa atin dito no yung mga papalit na mga farmers no. So ayan sana isusulong sana natin yung agriculture show sana. Pero dahil nga naudlot at nagkaroon tayo ng maraming protocol sa ano sa pag-shoot ngayon. So sana baka by next year matuloy na yung project. Ayan. Boss Jun, baka may mga gusto kong i-greet before we call it a night. De, ano, binabati ko yung mga lahat ng nanonood sa atin dito ngayon, no? At syempre yung mga kasama natin sa Dakila, no? Dakila ay isa tong organisasyon ng mga artists no for modern heroism no so ayan sinusulong ng Dakila yung pagiging makabayan din through art din no at ang founder nito ay si Tado si Buwi ng parokya at saka si Ronnie Lazaro at ang presidente natin ngayon ay si Lord De Vera so puntahan niyo lang yung page ng Dakila. Kung gusto nyong matuto, may mga talk din kami doon kung ano yung nangyayari sa paligid natin, sa lipunan, sa kapaligiran. Mm-hmm. So, ayan. Again, active ako ngayon sa Dakila. Yan. So, dyan yung makikita si Idol Jun. No? Alam mo, pagkatapos ito, Boss Jun, nakikita mo ito? Mag-duty pa ako. Ang ganda. Sa talods, ano? Mag-duty pa ako, Boss. Marunong ka mag-kali talaga? Hindi naman, pero marunong ako manakit. Anyway. Siguro marami ka ng pinaiyak. Mm-hmm. Mga babae. Pero ang ganda niya na may ano papatingin nga ng design. May design-design pa. Well na to eh. Ganda. Actually, dalawa pa yan. Eh. Mm-hmm. Alam mo naman, for home defense, pag may mga akyat-bahay, di ba? Maganda yan. Nag-aral din ako ng konting ganyan. Tapos yung recently, may gagawin sana kaming pelikula ni Ramon Bautista. Oo, oh, nakaisip ang idol yan. First film sana namin na parang mga assassin kami. So, ganda eh. Sana nga matuloy eh. Mga assassin. Baka magagaling kaming assassin, Sir Rick ha. So, nag-aral kami ng ano, ng PT-Keeter siya. Yung parang katulad doon sa'yo. Pero knife naman, knife. Yan. Magpapakapal na ako ng mukha ngayon. Ha? I will volunteer. Isa sa mga magiging casualty mo. Yung mga mapapatay niyo, mga goons. Ganda niyan. Sige. Hindi na ako babayaran. Sabihin ko sa direktor. Alam mo, sa totoo lang, sinulata ko yung artikulo 1. Sabi ko noon, yung isang kaibigan natin, si Gonzalo,
si Gigi, no? Gonzalo Gonzalez, isa siya sa mga extra nun. Sabi ko, sana isama niyo ako. Sabi ko na kay Boyet Season, I want to die at glorious screen death. Dapat magsulat ka na ng pelikula ulit ang ano, Sir Ricky. Meron ako sa artikulong hulog. Meron ako sinulat ngayon. Binigay ko nga kay Quark eh. Sana matuloy siya eh. Tungkol saan yung ano, kasi pag nagustuhan naman ni Quark. Okay. Well, yun yung comics na ginagawa ko na hindi pa. It's about set siya in 1901 in Tarlac. Right when the Americans took over. Wala pa yung Clark Fort. Mahal pala yan, Sir Rick. 1901. Pero magandang kwento eh. Parang coming of age na anak ng isang katipunero na kasi nung bata ko, pag dinadala ako sa Tarlac ng mami ko taga Tarlac eh. Sa tabi nila may ilog, yung ilog na yun papuntang Pangasinan kung saan-saan. Tinatakot ako ng mga tao doon, oh, huwag kang pupunta diyan, may kapre, may sirena at kung ano. Syempre, bata ako, yung nagbabasa ako ng comics, yung imagination ko kung saan-saan. So nung ako yung nasa States, sumulat ako ng kwento nun about a journey down the river. Diba? May mga ganun, hinahanap din tatay niya, pero may mga river trolls, may mga trena. Diba? Kailangan niya ibenta yung gulay niya sa kampo ng Amerikano, dun sa Fort Staatsenberg. So parang coming of age story. Maganda. Pero yung bata, dahil bata lang yung bida, walang violence on his part. Diba? Wala naman bata na violente. Wala namang ganun, di ba? So, meron siyang guardian angel na dating katipunero, di ba? So, ganda. Maraming elemento to. Oo, ganda. So yun. It's a Filipino story, coming of age. May comics yan. Padadala kita, Boss Jun. Sige. May comics. Baka pwede akong umextra dyan. Di ba? Baka may character dyan na pwede akong umano. Tanungin pwede akong maligno. Basta ako, gusto ko mamatay ako din sa mga pelikula mo, ha? Ganda. May ginawa ding comics eh. Nakasama ko doon sa character kay Direk Alcasare, yung ma'am, Patay Kung Patay. Ganda rin yung... Patay Kung Patay. Nakita mo ba yun? Andun yung mukha ko. Parang isa ako sa character din. Ganda. Anyway, Sir Rick, maraming salamat. No? Alam mo, pinapanood ko lang itong, nagko-comment lang ako dito sa Cold Brew. Tapos ngayon, nakaka-excite kasi... Guest mo na ako ngayon. Dati nagko-comment lang ako. Ako ba idol kita eh, ko naman, no. Ganda rin yung kay Raymond Barasigan, di ba? Guinness mo rin siya? Oo. Ganda din. Oh, si Jose Marichan na Jose Marichan, no. Nagpapirma ka pa ng may tinitingnan ka pa na parang original na Jose Marichan na plaka. Oo, diba? Nakapirma si idol Jose Marichan, no. Si Father Christmas. Father Christmas. Oo, si Father. Si Rick. Oh. Bago tayo magtapos, may tanong lang ako sa'yo. Sige. Papunta din naman tayong lahat doon. Kayo mo ihahabilin yung mga nasa likod mo. Sa anak ko. Sa anak mo. First dibs na siya. Ayan. Sabi ko sa kanya, nandito yung mga Juan de la Cruz band ko. Talaga? Identity crisis. Ano yung pinaka-rare mo na Juan de la Cruz dyan na ikaw lang yung kukunti lang kayong meron? Well, hanggang natin. Tinig natin. Makapirma pa sila Pepe. Grabe. Urig pa yan, ano? Oo. Yan. Ito yung live album ko, no? Yung na hindi naman talaga live, no? Maskara. Meron akong maskara. Ayan. Ganda. Diba? Ito yung Manila concert nila. Ayan. Tapos naglabas ngayon bago, di ba? Yung parang reprint. Ito, nakapirma yung tatlo. Si Wally, si Mike, tsaka si Pepe nakapirma. Si Mike na lang yung dyan. Buhay dyan. Tama, di ba? Si Wally. Si Wally. Oh. Ayan. So, si Wally, siya yung tatay ni sino to? Ira Cruz, di ba? Hindi ko sure talaga. Hindi ko alam yan. Talaga? Parang ganun yata yung hindi ko lang din sure. Pero parang alam ko yung tatay ni... Hindi naman ako tanongin kay Ira. Si Nicole yung girlfriend na lang niya tatanungin. Ang alam ko, parang hindi ko alam kung Juan de la Cruz or... kung sino yung tatay niya. Parang ganun. Hindi ko lang sure, ha? Hindi ko lang sure.
magtatanong tayo. Pero binilin ko na sa anak ko. Ito yung mga punk na napakamahal at mahirap hanapin. Sabi ko, yung iba pwede mo ibenta, pero yung iba dyan, nako, ginto yan. Ginto yan. Pinapanood ako ng bagong ano, yung documentary. Hindi naman bago, bagong luma. Yung Death, ganda rin pala. Panood mo ba yung Death? Oo naman. Oo, oh, ganda, ganda rin. Oo naman. Oo naman yung taga-Scandinavia. Hindi, diba? Taga-America. Ah, di ba? Ah, okay. Akala ko yung taga-Scandinavia. Mga negro to, sorry sa term ng negro. Anyway, mga black people sila na nauna pa sa Ramones. Oo. Oh. Sige, ipapadala kita ng link. Nako, maganda yan. Nauna pa sa mga bad brains, mga ganyan. Tapos hindi nila alam na punk na yung ano nila. Nako, kailangan mapanood natin yan. So, nevertheless, nagpapasalamat tayo. Kay Mr. Salamat din. Sorry, ang daldal ko. Naka-soft drinks kasi ano ako. Ba? Ako nga naiyas na, 9:15. Nag-overtime na nga tayo. Eh. Ayan. So, salamat po, Sir Rick. Ano? Mga tol, ibang klaseng experience din dito kay Sir Rick. No? Makinig kayo palagi dito at manood kayo palagi dito. Ako fan ako ng Cold Brew. So every time na may bago siyang guest, talagang sinusubaybayan ko yan. Oh, actually, so Wednesday night si Bright Akueti ng UP Fighting Maroons ang ating bisita. Si Lord, kilala mo ba si Lord? Di ba? Oo naman, sino ba? Si Lord ay tito niya si ano, Mike Hanopol. Anak ng baka naman. As in, di mo ba alam? O alam mo na yan? Hindi, hindi ko alam yun. Hindi ko alam. Kapatid ng nanay niya, si Mike Hanopol. Naku. So, kaya Lord ka. Ernest H. De Vera siya. Yun. Nahiya naman ako magtanong kasi, di ba, wala naman tayo sa level ni Lord. Eh. Nahiya naman ako. Uy, ganun ba? Para peras lang tayo. Anyway, right. Salamat Sir Rick, thank you very much. Salamat sa iyo. Tsaka salamat din sa mga pagbahagi mo ng mga post mo sa music at sa mga iba pa. Marami rin akong natutunan sa iyo. So thank you very much. Salamat sa ginagawa mo para sa Philippine art and culture, lalo na yan. Para sa ating kalikasan, no? Sir, maraming salamat. Good night and stay safe. Salamat po. Well. Ayan, ako po si Jun Sabayton, ang bayaw ni inang kalikasan. Ayan. Good night everyone. Thank you for watching. Bye-bye.